Magandang araw mga bata. Ngayon ay nasa unang linggo tayo ng ika-apat na markahan. Ang aralin nating tatalakayin ngayon ay ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Pero ano nga ba ang damdaming nasyonalismo? Ito ay ang pagkakaroon ng iisang adhikain para sa inang bayan. Ang mapabuti ito. Ang damdaming nasyonalismo rin ay tumutukoy sa matinding pagmamahal sa bayang sinilangan. Maraming mga Pilipino ang nagpakita ng kanilang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalsa upang makamit ang inaasam na kalayaan. Ang ilang mga katutubong Pilipino ay nag-alsa laban sa mga Espanyol sa iba't ibang bahagi o parte ng bansa. Maraming patakaran ang ipinatupad ng mga Espanyol na lubhang gumising sa kamalayan ng mga Pilipino upang mag-alsa. Alamin natin ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang merkantilismo. Pinairal sa Europa ang merkantilismo na isang patakarang pang-ekonomiya noong 16 hanggang 18 siglo. Kontrolado ng pamahalaan ang industriya at kalakalan ayon sa kapangyarihan ng bansa. Ang kolonyalismo o pananakop ng mga lupain ay mahalagang bahagi ng merkantilismo. Ginalugad at sinakop ng mga merkantilista ang mga lupaing makakapagbigay sa kanila ng ginto o mga likasyaman na naikakalakal at wala sa kanilang bansa. Nagtagumpay ang merkantilismo sa pagpapaunlad ng industriya at mga kolonyal na lupain. Ito ay nagbigay daan sa malaking pagtutol ng mga tao sa patakarang ito. Sa ilalim ng sistemang merkantilismo, ang mga industriya sa Europa ay umunlad. Dito na nagsimula ang malayang kalakalan. May mga pandaigdigang pangyayari tungo sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Halimbawa na lamang itong pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan noong 1834. Sa paglipas ng merkantilismo bilang ekonomikong batayan ng kolonyalismo, inuutos ng hari ng Espanya noong 1834 ang lubos na pagbubukas sa mga daungan ng Maynila para sa pandaigdigang kalakalan. Nanguna ang mga Ingles sa kalakalan sa Pilipinas at ito ay sinundan ng mga Amerikano at Pranses. Naging mataas ang halaga ng mga produkto tulad na lamang ng asukal, tabako, abaka at marami pang iba. Umunlad ang produksyon sa bansa nang magbukas ang mga daungan para sa pandaigdigang kalakalan sa iba't ibang panig ng Pilipinas tulad na lamang ng daungan sa Sual, Pangasinan, Iloilo, Zamboanga, Cebu, Tacloban at Legazpi. Sa paglago ng kalakalan, lumago din ang salapi at kapital ng mga tao. Maraming bangko ang binuksan. Nagkaroon din ng maunlad na sistema ng komunikasyon at transportasyon dahil sa pag-unlad ng komersyo. Sa pagkakaroon ng maayos at matibay na daan at mga tulay, naging mabilis ang komunikasyon at ugnayan ng mga tao. Nagsimula na rin ang pag-unlad ng kaisipan ng mga tao at ang kamalayan sa kanilang kapaligiran. Pag-usapan naman natin ang pagbubukas ng Suez Canal. Noong 17 ng Nobyembre, 1869, binuksan sa pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal. Sa pagbubukas ng kanal na ito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europa patungo sa iba't ibang panig ng daigdig. Napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europa patungong Maynila. Isunod naman natin pag-usapan ang pag-usbong ng panggit ng uri. Ang panggit ng uri ay karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil sa nakamit nilang kasaganaan, nagkaroon sila ng kakayahang pag-aralin ang kani-kanilang mga anak sa Maynila, sa Europa, paging sa Espanya.
sila ay humiling ng pagbabago sa mga Espanyol. Ang pangkat na ito ay tinatawag na ilustrado. Ang mga ilustrado ay ang mga edukadong Pilipino na karamihan sa kanila ay nakapag-aral sa Europa at kabilang sa mayamang pamilya. Katulad na lamang ni na Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at marami pang iba. Dumako naman tayo sa liberal na pamumuno. May mga kaisipang liberal mula sa Europa at Amerika ang nakarating sa ating bansa nang buksan ng Espanyang Pilipinas para sa pandaigdigang kalakalan. Ang mga malayang kaisipan ng makabagong daigdig na nakasulat sa mga aklat at mga pahayagan ay nadala ng mga mangangalakal sa Pilipinas. Ang La Ilustrasyon o sa Ingles ay Enlightenment at sa wikang Tagalog o Filipino ay ang pagkamulat, namulat ang mga tao sa kanilang karapatan. Namulat sila na may karapatan ang lahat ng taong isinilang na dapat maging malaya. May karapatan silang mabuhay at karapatang magkaroon ng mga ari-arian. At may mga karapatan silang makapamili ng pilosopiya at reliyon. Dumako naman tayo sa sekularisasyon at ang tatlong paring martir. Nang manungkulan ang sumunod na gobernador-general na si Gobernador-General Rafael de Izquierdo y Gutierrez noong 1872 hanggang 1873, muli niyang itinatupad ang sensura ng pamamahayag at hinadlangan at ipinahinto ang paghingi ng mga reforma tulad na lamang ng mga karapatang politikal at sekularisasyon ng mga parokya. Isa siyang malupit na gobernador-general noong mga panahong yan. Ang kanyang pamamahala ay ikinagalit ng mga manggagawa at mga sundalo sa arsenal ng Cavite. Dahil inalis niya ang pribilehiyong hindi pagbabayad ng buwis at hindi paglilingkod sa polo y servicio. Nag-alsa sila at sinalakay o kinubkob ang kuta sa San Felipe noong Enero 20, 1872. Nagtagumpay sila at nakuha nila ang arsenal ng Cavite. Ngunit dumating ang mga sundalong galing sa Maynila at sila ay nagabi. Ang mga lider ay pinatay at ang kasapi ay ibinilanggo. Ang pagbitay naman ng mga Espanyol sa tatlong paring martir ay nagpasidhi rin sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Si Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o ang Gombursa ay pinitay dahil pinagbintangan silang nakipagsabwatan di umano upang pabagsakin ang pamahalaang Espanyol. Ang mga pangyayaring yan ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Oras na para subukin ang iyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Kaya kumuha ka na ng panulat at papel. Paalala lang mga bata, maging tapat sa pagsagot sa bawat gawain. Sa huling bahagi ng video ito ay may papakita ang mga tamang sagot. Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Sa unang bilang, ang tatlong paring martir ay namatay dahil sa sakit. Sa pangalawang bilang, umunlad ang pamumuhay ng nasa panggit ng uri ng binuksan ng Pilipinas para sa kalakalang pandaigdig. Sa pangatlong bilang, sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring sekular ng kapangyarihang pamunuan ang mga parokya. Sa pang-apat na bilang, umunlad ang Pilipinas dahil sa tulong ng kalakalang galyon. Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat patlang. Una, bakit biktima ang mga Pilipino sa sarili nilang bayan? A. Dahil hindi sila binigyan ng makaharing pagtanggap. B. Dahil hindi sila binigyan ng pagtatangi sa mga pagtitipon. At letter C. Dahil hindi sila marunong magsalita ng wikang Espanyol. At letter D. Dahil mga duwag sila. Para sa ikalawang bilang, ano ang tawag sa tatlong paring martir na ginarote ng mga Espanyol? A. Gombursa.
B. Gumaba. C. Katniela. At D. Donama. Sa ikatlong bilang, kailan nagkaroon ng sekularisasyon? A. Nang maglalagay ng mga paring sekular sa Maynila. B. Nang bisitahin ng mga pari at obispo ang mga simbahan. Letter C. Nang ipinanganak ang mga Espanyol sa Maynila. At letter D. Nang mamatay ang mga Espanyol sa Maynila. Sa ikapat na bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng pagbuo ng nasyonalismong Pilipino? A. Pagsulpot ng panggit ng uri. B. Pagsapit ng mga kaisipang liberal sa Pilipinas. Letter C. Pagbubukas ng Suez Canal. At ang letter D. Pagbabayad ng utang. Oras na para iwasto nyo ang inyong mga sagot. Maaari mo ring i-comment ang nakuha mong puntos sa mga aktibidad na natapos natin ngayong araw.